Sinabi po sa 1 Corinto 14:33, ang ating Diyos ay hindi ang Diyos ng kalituhan, kung hindi ng kapayapaan. At sinabi doon sa lahat ng mga iglesia, ng mga banal, ay yon ang layunin ng Panginoon. Nasa konteksto iyon, ang pagtitipon ng mga iglesia na kinakailangan na maging maayos ang pamamalakad ng iglesia, lalo na sa pagsamba, upang hindi magkaroon ng kaguluhan. Alam ninyo, ang ating Diyos ay ang Diyos ng kaayusan. He is the God of order. Mula pa sa kanyang pagkalikha ng lahat ng bagay, itinakda na ng Diyos ang kaayusan ng lahat ng bagay. Ang structure ay kanyang inilagay. Ang lalaki ang siyang mangunguna sa buong sanglilikha ng Panginoon. Ang lalaki mangunguna sa babae. Ang mga magulang mangunguna sa kanilang mga anak. At makikita po natin yan sa Biblia rin. Maski na ang mga pinuno ng mga bansa, silang inilagay ng Panginoon upang maging tagapanguna sa mga mamamayan nito. At gayon din makikita natin na ang ating Diyos sa kanyang iglesia ay naglagay din ng structure, ng kaayusan mula doon sa mga kanyang mga pastor na itinatalaga bilang pinuno ng mga iglesia, at ang mga miyembro ay nagpapasakop sa pamumunong iyon. Napakahalaga nung structure na iyon sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. At dito sa ating pag-aaral tungkol sa call to the ministry, natapos natin ang apat nating pag-aaral, at ngayon, nandito na tayo sa panghuli na kung saan dito na natin isasara yung transaksyon sa pagitan ng isang pastor at ng kawan ng iglesia. Yung unang nakita natin kung papaano natin tinatawag ang isang pastor sa iglesia, ano mga inaasahan sa kanya, ano ang kanyang mga gawain, responsibilidad sa pangungunan niya sa iglesia. At ngayon, titignan natin yung tungkulin naman ng mga nasasakupan. Yung tungkulin ng mga miyembro sa kanilang mga tagapanguna o sa kanyang tagapanguna. Eh napakahalaga po ng bagay na usaping ito. Kapag ka inirecognize ng iglesia ang isang karagdagan o isang pastor, eh palagi nandoon na po yung assumption na nakahanda na ang iglesia na tanggapin ang pamumuno ng taong iyon. Okay? Ito po ay makikita natin dito sa ating pagtuturo ngayon. Alam po ninyo, sa loob ng iglesia ng Panginoon, dahil sa nananatiling kasalanan sa pastor at sa mga miyembro, ay hindi may iwasan ng ilang mga sigalot o problema. Palaging nariyan yan habang nasa mundo tayong ibabaw. Hindi may iwasan ng ganyang mga suliranin sa loob ng iglesia. At makikita natin na ang mga pastor ay nariyan at marami silang kahinaan at kadalasan din ay nagiging dahilan para sa iglesia na sa kanilang pagrereklamo at pagko-complain at kasama din dyan yung pagre-rebelde doon sa itinalaga ng Panginoon na tagapanguna ng iglesia, yung nananatiling kasalanan mula doon sa isang mangunguna at sa mga pinangungunahan ay talagang nagiging sanhi ng ganitong mga kaguluhan sa loob ng iglesia. At dito po napapaloob yung kaayusan na ito na itinakda ng Panginoon kapag ito ay hindi naayos, nasusunod ang kaayusang ito, ay hindi po nakabubuti yan sa loob ng iglesia. Ang pagtatakda ng kaayusan ng Panginoon, ito'y upang ang iglesia ay mamuhay sa kapayapaan. Upang ang iglesia ay mamuhay sa kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Upang ang iglesia ay mamuhay sa pagkakaisa, sa kaayusan, para sa kabutihan ng iglesia. Isipin ninyo, kapag ito'y hindi nangyayari, talaga ang unang biktima nito ay ang buhay ng isang iglesia. Kaya masusi nating tinitignan itong mga tungkulin ngayon ng mga miyembro
doon sa kanilang itinatalagang pastor. At may dalawang bahagi po na gusto kong tingnan natin dito. Meron pong, para sa aming mga bisita at kung nandirito kayo, nais kong ipaunawa sa inyo itong prosesong ginagawa namin. Ay ginagawa namin para sa iglesia, pero dinako kayo ng Panginoon dito upang inyo rin namang makita ang mataas na pagtanaw sa iglesia. Hindi ito isang institusyon nang nabahala na. Hindi po, isang institusyon bilang katawan ni Kristo na kailangan pangalagaan at sundin ang layunin ng Diyos sa kanyang iglesia. May dalawang bagay po dito. Meron pong moral na responsibilidad o tungkulin na ang mga miyembro na igalang at sundin, irespeto ang mga mamumuno ng iglesia. At meron din po namang pangalawa ay tinatawag nating tungkuling pagsuporta sa pangmaterial na pangangailangan ang isang pinuno ng iglesia. Eh gusto ko pong tignan yung una, yung moral responsibility to respect and honor the God-ordained pastor of any church. Ito po'y tignan natin, ano? Tignan natin una sa lahat yung pagrespeto ng mga miyembro sa pamumuno ng iglesia. Gusto kong ipakita sa inyo rito na yung kapamalahan ng mga pastor ay hindi po galing sa kanila o hindi rin ito galing sa iglesia. Ito po ay galing sa Panginoong Hesukristo. Ang Panginoon ang tumatawag at ibinibigay sa iglesia at ang iglesia ay kinikilala yung mga ibinibigay ng Panginoon. Eh dangan kasi kung minsan dahil ang kauli-ulihan ng dumidesisyon ng iglesia, yung iglesia inaakala nila, kami ang tumawag sa kanya, kami ang nagtalaga sa kanya. Maski magtalaga ang iglesia, kung hindi siya ang tinawag ng Panginoon, ay hindi magiging mabuti yon para sa iglesia. Kaya kailangan nating kilalanin ng pamumuno ng mga pastor sa kanyang iglesia ay galing kay Kristo, hindi sa kanilang sarili iyon. Ay maliwanag naman sa mga talatang pwede nating matignan. Sa 1 Tesalonica 5:12 at 13, binanggit doon ang mga pastor na may pamamahala sa kanila, may pamumuno at nagtuturo sa kanila. Ganon din ang sinabi doon sa versikulo 17 ng 1 Timothy, ang mga matatanda, ang mga pastor na namamahala, nagrurul, ay bigyan ng mataas na parangal. Eh makikita po natin yung kanilang mga katungkulan ng mga pastor na tagapamuno ng iglesia. Sila yung ruler ng iglesia. At gusto kong tignatin ang isang talata ngayon sa Bagong Tipan sa sulat sa mga taga-Hebreo at kapitulo 13. At dito makikita po natin dito sa kapitulo 13 at versikulo 17. At gusto kong ipakita sa inyo na bakit isinulat ni Pablo ito sa kanila. Nasabi niya, sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo sapagkat sila'y matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa bilang mga mananagot. Hayaang gampanan nila ito na may kagalakan at hindi nang may hapis sapagkat kung ganito'y hindi ito magiging kapakipakinabang sa inyo. Now, ang dahilan marahil ay dahil makikita natin ang mga recipient, ang tumanggap ng sulat na ito ng mga Hebreo ay nasa panganig ng apostasy, ng pagtalikod sa Panginoon. Bumabalik sila doon sa dati nilang paniniwala sa Judaism at kinakailangan silang makinig para sa kabutihan nila na huwag silang tuluyang umatras, bumalik sa dating paniniwala kundi magtuloy sa kanilang natagpo ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At marahil nagkakaroon ng tensyon sa bagay na iyon. Kaya ang sinabi ni ng sumulat dito sa Hebreo, sumunod kayo para sa kabutihan ninyo. Sumunod kayo, makinig kayo sa mga namumuno sa inyo. Now, may dalawang bagay ditong binanggit. Ang sumulat nitong Hebreo na tungkulin ng mga nasasakupan ng mga miyembro sa kanilang pastor. Ang una, sinabi niya, sumunod kayo, magpasakop kayo, obey your leaders. Ika nga, sinasabi sa atin, obey your leaders.
isang pagsunod ng kusa sa mga miyembro ang inahanap dito. At kalakip nito, sinabi din niya sa atin dito, hindi lang kayo sumunod kung hindi kayo ay magpasako sa kanilang pamumuno. Iba yung pagsunod, iba yung pagpapasakop. Ang pagsunod ay sumunod sa kanilang pamumuno, ang pagpapasakop ay magpailalim sa kanilang pamumuno. Dalawang bagay na binanggit niya na napakahalaga. Ano? Siyempre, may mga katanungan sa isip natin. Siguro sinasabi niyo, Pastor, ano ba? Ang mga pastor ba ay dapat ay nasa pedestal na kailangan sundin sa lahat ng kanilang mga salita? Sila ba ay dapat na nandiyan katulad ng mga prinsipe na hindi mababaluktot ang kanilang mga desisyon? Hindi po ganun ang sinasabi sa atin. Hindi po ito bulag na pagsunod. This is not blind obedience. Kita natin sa mga Gawa 5:29. Ito yung prinsipyo sa pangkalahatan. Kapag ka sinabi sa atin na pinasusunod tayo sa bagay na hindi ayon sa kalooban o salita ng Diyos, huwag tayong sumunod. Sumunod tayo sa Diyos. We must rather obey God than men. Doon po makikita natin pag nagkakaroon ng pagsalungat ang isang tagapamuno sa salita ng Diyos na kanyang iniuutos na sundin, yun po ay mali na. Kaya ang makikita natin ng mga pastor, ang kanilang pamumuno ay sa pasalita ng Diyos. Hindi sila namumuno sa kanilang sariling kagustuhan. Sila ay nagagabayan ng kanilang pamumuno ayon sa salita ng Diyos. Elders rule by God's word. Kaya ito'y kanilang itinuturo at kanila itong inilalapat. Basahin ko lang sa inyo, sinabi ni Stuart Olliot dito sa kanyang aklat na commentary sa Hebrews. At ito pong kasinabi niya, "The obedience and submission required here is a voluntary one, recognizing that Christ has instructed His church in a certain way. We willingly put ourselves under the authority of those whom He has appointed to rule and to teach. Their authority is a delegated authority and is not absolute. And it extends only to areas of biblical understanding and godly behavior. This we recognize. It is a real authority, and out of love for Christ, we submit to it most gladly." So yun po yung nakikita natin na sa pananaw din ni Stuart Olliot sa talatang ito, ang makikita nating pagpapasakop ay dahil ang mga pastor ay nangunguna sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. At merong sigurong isang katanungan na maaari nating sagutin, paano yung mga magiging desisyon ng mga tagapamuno na hindi maliwanag na makikita natin sa salita ng Panginoon. Walang direktang sinasabi ang Panginoon, yun ba ay mali o hindi? Sinabi po ni Al Martin, sinabi niya yung kanyang lecture on rule by elder, sinabi niya ito sa wikang Ingles, "Beware of pride. In matters of private judgment, do they claim infallibility?" No, hindi. Hindi po sinasabing hindi nagkakamali ang mga tagapamuno. "There will be times when we view all the facts and make a private judgment." Siya kasi bilang pastor, nagsasalita siya. "That may not be the wisest, but are not violating any clear precepts of God. Which is worse? For us to err in ignorance with a good conscience on matter which is not a moral issue, and for you to graciously accept that, or for you to infect yourself and others with a spirit of insubordination and rebellion, which is worse?" So dilawa kanyang ganyan. Kung merong desisyon ng elder na wala, hindi naman siya moral issue, pero sila'y nagkaroon ng pagkakasundo, itong ating gawin. At sa tingin ng iba, hindi yun ang pinaka-wise. Susunod ba tayo? Sabi niya, anong mas masama? Anong mas ikasasama? Ang hindi mas maganda? Ang sumunod,
o ang magtanim ng pag-aalsa sa kalooban dahil hindi tayo sumangayon sa desisyon ng elders at tayo mag-impact ng iba na criticize at sumalungat sa mga tagapanguna ng iglesia. Ang sinasabi niya sa atin dito, where it does not violate moral principles or conscience, members should submit to them. Mga kapatid, hindi ako nagsasalita bilang pastor. Katulad yan ang mag-asawa. Dadangan ko minsan yung asawang babae ay may mga desisyon ng asawang lalaki na hindi siya sangayon kung minsan. Kung minsan, ipipilit niya, hindi, mas nakikita ko mas maganda itong desisyon na ito. Pero dahil siya yung nangunguna, gumawa siya ng desisyon. At nung kalabas-labasan, ay medyo tunay nga na mas maganda yung desisyon ng babae dapat kung sinunod. Anong gagawin ng babae? Sabi niya, kita mo na, hindi ka kasi sumunod sa akin. Kaya ka pabalpak itong ating itong ginawa natin. Ikaw kasi, hindi mo ako sinunod. Hindi pwedeng ganon. Maski na makita mo sa kauli-ulihan, eh hindi yata yun ang pinaka-wise na dapat ginawa. Ang dapat tungkulin, magpasakop pa din. Hindi ba? Dahil yun ang tungkulin ng babae at tungkulin ng iglesia sa kanilang mga pastor. At isang bagay yun. Ano? So kailangan, sinasabi sa atin dito ang pagsunod at pagpapasakop sa pamumuno ng iglesia. Okay? At binigay ni Pablo, ng sumulat ng Hebreo, mga kadahilanan dito kung bakit kinakailangan ng iglesia ay sumunod sa pamumuno ng mga pastor. Una, sinabi niya, sila'y nagbabantay ng inyong kaluluwa. Sila'y nangunguna para protektahan kayo. Tinawag sila upang mga protector, to protect you mula sa panganib. Kanya kailangan ang sumunod sa kanila at magpasakop. Pangalawa, sinabi niya, sila ay magbibigay ng sulit sa Panginoon. They will give account for your souls. Mananagot sila sa bawat isa sa inyo. Sinasabi dito sa atin, kanya, kailangan tayong magpasunod. Mananagot ang mga pastor sa kanilang mga ginagawa sa kanilang pamumuno. Isa pa, sinabi niya, makakapamuno ba ang mga pastor kung ang mga miyembro ay sumasalungat, hindi sumusunod, nagre-rebelde sa pamumuno? Sinabi niya, let them do this with joy and not with grief. Magagawa nila yung kanilang tungkulin ng mas may kagalakan, walang kalungkutan. Siyempre, yung kalungkutan, marahil dumarating yon kapag yung mga member, hindi nakikinig. Matigas ang ulo, pasaway. Nalulungkot yon. Kung may insubordination, kung may rebellion, makikita natin sa salita ng Panginoon, nagdadala ng kalungkutan yon. Kaya kinakailangan po tayong talagang sumunod at magpasakop sapagkat upang ang mga tagapamuno ay gawin nila ng may kagalakan at walang kalungkutan sa kanilang gawain. And siyempre, ultimately, yung goal na sinabi dito ay para ito sa kabutihan ninyo, sinabi, sapagkat kung ganito'y hindi ito magiging kapakipakinabang sa inyo kung mananatili ang tensyon sa pastor at sa mga miyembro ay hindi ito magiging maganda para sa inyo. Hindi kapakipakinabang ito sa inyo. Ngunit kung nandoon yung pagsisikap ng pagsunod at pagpapasakop alang-alang sa Panginoon ay pakinabang ito sa iglesia. Now, siguro kailangan natin tignan mabuti ito. Mga miyembro, ito po ay isang tungkulin natin sa mga namumuno na kailangan tayong biblically mag-submit, sumunod sa pamumuno ng mga pastor sa kanilang mga iglesia. Siguro isipin natin ang
ang isang nagliligawang lalaki't babae. Tatanungin ko ang mga babae, pagka ba may nanligaw sa inyo at kayo ay nag-iisip kung sasagutin ko ba yon? Ano? Anong una niyong itatanong dapat? Ay tatanong niyo ba, mabibigyan ba ako nito ng pera? Mabibili ba nito yung lahat ng pangangailangan ko? Ganyon. Hindi ang una mong itatanong. Mapapangunahan kanya ako, kanya ako spiritually. Ito bang taong ito, magagabayan niya ako spiritually? That is the first question you must ask. Kung ikaw ay nililigawan, maski anong bulaklak ng mga pangako, ang una mong tignan, mapapangunahan niya kaya ako sa spiritual na pangunguna. That is the first question. Kung hindi mo ma-assure ang sarili mo na mapapangunahan ka niyang spiritually, magdalawang isip ka. Mahihirapan ka magpasakop sa kanya. Pag nagsama na kayo, puro away ang mangyayari. And that is what we are looking for. Kapag tayo ay magtatalaga ng isang tagapanguna, kailangan siguraduhin natin, kita ko ang kaloob ng Diyos sa taong ito, sa kanyang pangunguna, sa kanyang pangangaral at pagtuturo. Magpapasakop ako sa kanyang pamumuno dahil naniniwala ko sa spiritual leadership ng taong ito. Now, if you cannot assure that, magdalawang isip muna. Pero kung nandyan na yan, tanggapin natin ng maluwag yan, mga kapatid. So, kinakailangan po natin ang pagrespeto sa mga namumuno sa pamamagitan ng pagsunod at pagpapasakop sa kanilang pamumuno. Yung pangalawa, yung tinatawag nating paggalang sa kanilang pamumuno. At ang key text natin dito ay matatagpuan natin sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, chapter 5, verse 12 and 13. Sinabi dito sa atin, "Subalit, inihiling namin sa inyo, mga kapatid, na inyong igalang ang mga nagpapagal sa inyo at namumuno sa inyo sa Panginoon at nagtuturo sa inyo at lubos ninyo silang igalang ng may pag-ibig dahil sa kanilang gawain, magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa." Ngayon, bakit muli ay makikita natin ang habilin na ito ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Tesalonica? Marahil nagkakaroon din sila ng problema pagdating sa pagpapasakop ng mga miyembro, pagdating sa kanilang pagturing sa mga tagapanguna nila. Makikita natin yan sa Kapitulo 2, sinabi dito, "Kayo mismo ang nakakaalam, mga kapatid, na ang aming pagdating sa inyo ay hindi nawala ng kabuluhan. Bagaman, nagdusa na kami at inalipusta sa Pilipos, tulad ng inyong nalalaman, ay naglakas loob kami sa ating Diyos upang ipahayag sa inyo ang Ebanghelyo ng Diyos sa gitna ng napakalalaking pagsalungat, sapagkat sa aming pangangaral ay hindi mula sa pandaraya, ni sa karumihan, ni sa panlilin lang. Nandito, sinabi niya, sa gitna ng napakalaking pagsalungat, tila merong suliranin ang mga miyembro doon sa Tesalonica at sa mga namumuno. At kanya, ito'y hinabili niya, sinabi niya, "Subalit, hinihiling namin sa inyo." No? Hindi iniutos . Pero may pamamanhikan si Pablo, parang isang kaibigan sa kanyang matalik na kaibigan. O isang nagmamahal na asawa sa kanyang asawa. Nandun yung kanyang pamamanhikan sa kanya, sinasinya sa kanila. "Subalit, inihiling namin sa inyo." Nandun po yung kanyang tila ma-affection na paghiling sa kanila. Na sinabi niya, "Mga kapatid, una, na inyong igalang ang mga nagpapagal sa inyo. At pangalawa din, na sinabi niya, hindi lamang igalang, kundi igalang na may pag-ibig. Lubos ninyo silang igalang." So sa wikang Ingles, merong salitang respect, appreciate, recognize them, and then esteem them very highly. Lubos ninyo silang igalang. Yung salitang ginamit doon sa nauna, na igalang, ito po yung salitang ibig sabihin ay kilalanin nyo sila sa kanilang
tungkulin bilang mga pastor. Recognize them. Know them. Know their work. Yun ang sinasabi. Appreciate nyo sila sa kanilang tungkulin. And how do we do that as a church? Paano natin ginagawa iyon? We don't treat them as ordinary people. Of course, they are like all of us. They are human beings, sinners. But and yet, because of the work that they do, we should appreciate them. We should honor them. Bigay natin ang tamang paggalang sa kanila. Hindi naman ninyo ako tinatawag, di ba? Pag lumalabas ako dyan, Mon, ano ba? Ano bang ginawa mo kahapon? Alam mo yan, dahil ako'y pastor mo, tinatawag mo ako, Pastor, kumusta po? Pastor, ano po yung ating gagawin? Kasi merong lubos na paggalang. May paggalang sa larangan na yun. Pagkilala sa tungkulin. Eh, pag tinawag niyo ako mo, sasagutin ko, ano yun? Ano yun, kaibigan? Hindi naman hinahanap yung titulong ganun, ano? Pero yun ay tama lang na pagkilala bilang sa mga namumuno sa loob ng iglesia. Huwag niyo akong tawaging reverent. Ay, sapagkat hindi ko na gusto yun. Hindi naman ako Diyos na kailangan yung sambahin sa aking katungkulan o ng sino mang magiging tagapanguna ninyo. Isang titulong kumon na tinatawag. Hindi nyo naman ako tatawaging His Highness o ano paman. Sapagkat hindi ganun. Ang pagtungkulin ng isang pastor ay tungkulin ng paglilingkod, pagpapakumbaba. Kinakailangan lang kilalanin ang kanyang trabaho. Igalang sa maraming kaparaanan. And hindi lang igalang ang sinabi niya, lubos na igalang, esteem them very highly. Ibinibigay ng higit pa. E dito sa konteksto, dito sa 1 Thessalonica 5, eh makikita natin dito na sinasabi dito ni Apostol Pablo na kung paanong ito nga ay kinakailangan ibigay, eh hindi lamang basta ibigay ang paggalang, kundi lubos silang igalang ng may pag-ibig. Napakaganda ng salita ng may pag-ibig. Diba? Maski na medyo masama loob mo, igagalang mo pa rin sila ng may pag-ibig. Minsan, nandun yun. Ayoko nga. Sabi ni Pastor, ganito, hindi. Hindi ko susundin. Pero sabi, ano man ang iyong damdamin, may pag-ibig. At sinabi sa atin diyan na ang ating paggalang ay may pag-ibig. Yan. At gayon din, sinabi sa versikulo 13, magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang unang tinutukoy dito, kapayapaan ng mga miyembro sa kanilang pastor. Merong paggalang, lubos na paggalang sa kanila para sa kapayapaan. Kasi kinakailangan yon sa relasyon ng isang pastor at ng isang miyembro. Now, napakahalaga po na tignan natin na minsan merong mga akusasyon sa mga pastor at yan naman ay tatanggaping maluwag dapat kung meron talagang akusasyon laban sa mga namumuno at dapat yan tanggapin ng may kababaang loob. Pero ang habilin ni Apostol Pablo sa 1 Timoteo 5:19, huwag kayong tumanggap ng anumang akusasyon laban sa inyong elder o matanda, maliban kung meron kayong dalawa o tatlong magpapatotoo. Nandun po yung masusing pag-iingat. Bakit? Kasi dahil sa kanilang tungkulin, dapat igalang at lubos na igalang, maging maingat tayo sa pagbabatikos o pag-criticize o pagsalungat sa mga namumuno. Hindi immune ang mga pastor sa mga akusasyon dahil sila'y mga tao din na nananatili pa ang kasalanan sa kanila. At kung meron man, eh dapat gawin iyan ng tama lang at may buong paggalang sa kanilang posisyon. Psst. Okay? So gusto kong sabihin sa inyo, ang mga pastor ay hindi sakdal, they also commit mistakes. Right? At sila'y lantad sa atake. At sila ang unang first target ng Diablo. Kung may guguluhin
ang diablo na iglesia, una niyang guguluhin ang mga pinuno. At maaaring gamitin ang mga miyembro para mangyari yon. Kaya maging maingat tayo. Yung binasa natin kanina sa karanasan ni Moises at ni Aaron, eh bakit yung mga nandoon kasama nila ay nag-alsa laban sa kanila na nagsanhi ng kaguluhan sa buong kapulungan ng Israel dahil lang sa pag-aalsang yaon. Kinritisay sila sa kanilang pamumuno. Pero kaya kailangan maging maingat tayo sa mga bagay na ito, mga kapatid. Ay sinabi ni Pedro sa unang Pedro 4:8, ang pagmamahal ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Kung merong kasalanan, talagang dapat silang tanggalin sa kanilang katungkulan dahil sa kanilang kasalanan, eh dapat dumaan sa proseso talaga rin ng disqualification kung meron silang kasalanan dapat silang matanggal. Ngunit ang sinasabi lamang dito, ano yung una natin dapat na luubin, patawarin kung merong pagkakamali na hindi naman kasalanang magtatanggal sa kanila, magdi-disqualify sa kanila sa pangunguna, patawarin natin because love covers a multitude of sin. So, tingnan ninyo, sinabi sa atin dito sa mga salitang ito, sila'y nagpapagal sa inyo, nagpapagal sa pagtuturo at pangangaral. Silang may katungkulan sa inyo, silang nagtuturo sa inyo, kaya kailangan na igalang at lubos na igalang ang mga namumuno sa loob ng iglesia. Yun po ang isang tungkulin natin sa kanila. Pero sa pangalawang banda, sinasabi din sa atin ng Biblia, hindi lang moral responsibility ng pagrespeto sa kanilang pamumuno na tayo susunod at magpapasakop kung hindi at hindi lamang paggalang sa kanilang pamumuno at lubos na paggalang kung hindi meron din tayong tungkuling tugunin ang kanilang pangangailangang material, monetary responsibility. Dito po nakukompleto na yung transaksyon ng commitment ng pastor at ng iglesia. Hindi pwedeng magtalaga ka ng pastor at hahayaan mo naman siyang mamatay sa gutom. Hindi ka naman din mag-aasawa sa isang tao na gugutumin ka at hanggang wala ka na makain. Hindi mo papabayaan yon. So kailangan mong tupdin ang tungkuling mag-provide para sa taong iyong makakasama. At ito pong makikita natin dito. Basahin ko sa inyo sa ating 1689 Baptist Confession of Faith doon sa chapter ng Church, chapter 26 at doon sa paragraph 10. At sinabi po dito, the work of pastors being constantly to attend the service of Christ in His churches, in the ministry of the word and prayer, it is incumbent upon churches to whom they minister not only to give them all due respect. Tama, hindi lang respeto kailangan daw ng mga pastor. But also to communicate to them of all their good things according to their ability so as they may have a comfortable supply without being themselves entangled in secular affairs and may also be capable of exercising hospitality towards others. And this is required by the law of nature and by the express order of our Lord Jesus, who has ordained that they that preach the gospel should live by the gospel. So yun po yung masusing ipinakita sa ating confession, na kapag tayo ay magtatalaga ng pastor, kinukonsidera natin kung paano susuportahan yung taong yun. Kinukonsidera natin kung paano siyang mamumuhay ng hindi nabibigatan sa kanyang mga concern sa buhay na ito. Maliwanag yan sa scripture. Sinabi sa atin sa Galatians chapter 6 and verse 6. Ang tinuturuan ng salita ay dapat magbahagi sa nagtuturo ng lahat ng mga bagay na mabuti. Now, yung kinukonsidera doon, yung pangangailangan. Kung nakikinabang ka sa ministeryo ng isang pastor, suklian mo din naman yon, ika nga, na siya din ay bigyan mo ng nararapat na tulong mo.
E ganun din ang sinabi sa 1 Corinto 9:11. At ito po ang sinabi din sa atin. Kung kami ay nakapagasik sa inyo ng mga bagay na espiritual, kalabisan ba na aming anihin ang inyong mga bagay na material? Di ba nandun yung mutual na katungkulan? Ginagawa ng pastor ang kanyang tungkuling pagtuturo at pangangaral. E sinabi niya, kalabisan ba na aming anihin ang inyong mga bagay na material? Kung ang aming tinutugon ay ang kabutihan ng kaluluwa ninyo, hindi kalabisan na inyo rin namang kaming suportahan sa bagay na material. At yung binanggit sa confession sa 1 Corinthians chapter 9 and verse 14, tatalon lang tayo ng tatlong versikulo, sinabi doon, gayon din naman ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng Ebanghelyo ay dapat kumuha ng kanilang ikabubuhay mula sa Ebanghelyo. Eh wala nang mas maliwanag pa sa tungkuling ito, di ba't mga kapatid? Eh hindi yung iniisip natin talaga ay makapag-provide tayo doon sa nagbibigay, nagpapagal, nagseserbisyo para sa ating kaluluwa na ating sila din suportahan sa kanila pangangailangang material. At dito po sa 1 Timoteo, makikita naman natin dito kapitulo 5, maliwanag naman ang mga talatang ito na binanggit sa atin dito. Versikulo 17, ang matatanda o ang mga pastor na namamahalang mabuti ay ituring na may karapatan sa ibayong karangalan, lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa pangaral at sa pagtuturo. Na sa konteksto nito, sinasabi sa atin, sino mang babaeng nananampalataya ay may mga anak sa mga babaeng balo, kanyang tulungan sila upang wag nang mabigatan ng iglesia. At upang matulungan ng iglesia, ang mga tunay na balo, kasi yung may mga balo na kailangan suportahan, sinabi, bigyan sila ng suporta. At pagdating sa versikulo 17, sinasabi sa atin dito, ituring na may karapatan o worthy of double honor sa wikang Ingles ang ginamit doon sa mga pastor. Kung tutulungan nyo mga balo, higit pa doon sa mga nangangaral, nagpapagal sa pangangaral at pagtuturo sa inyo ng salita ng Diyos. Kaya sa mga praktikal na pagkonsidera natin, mga kapatid, yung pong pagsuporta natin sa pastor, kailangan po, isa yan sa prioridad ng ating financial budget. Hindi ko sinasabi ito para sa aking sarili, pero ito yung tinuturo ng Biblia na ang iglesia, na priority niya ay ang salita ng Panginoon, na kung saan ang mga tinawag ng Diyos na magtuturo at mga ngaral nito ay dapat na ibigay ang kanilang mga pangangailangan sa mundong ito. Pero kanya, ito yung lalong higit na nagbibigay ng motibasyon maglingkod ng may sakripisyo para sa kawan, sapagkat hindi kanila pinababayaan. Hindi naman nagtatrabaho ang pastor dahil binibigyan siya. Kung hindi dahil alam niya may mutual support sa iglesia, kanya nagbibigay siya ng kanyang sarili. At dito makikita natin din na yung pagsuporta natin sa pastor o sa kanyang mga pangangailangan, ito isa pong relasyon ng pagtitiwala sa mga namumuno. Okay, ng mga pinamumunuan. Kasi ina-acknowledge ng iglesia, ina-appreciate, ginagalang nila yung gawain ng pastor. Alam niya yon, nila yon, kaya sila naman ay nagbibigay ng kanilang suporta sa kanila. Ang problema po sa maraming iglesia ay ito. Alam niyo po kasi sa Pilipinas, pag pastor ka, kailangan mahirap ka. Aba, hindi naman masama maghirap eh. Talaga naman eh. Kung ikaw ay maglilingkod sa Panginoon, hindi naman pera ang dahilan. Eh talagang may kasamang sakripisyo at paghihirap. Hindi ba? Eh kaya lang, karamihan sa mga iglesia, pag pastor ka, magtiyaga ka. Basta may kainin ka araw-araw, okay na yon.
Nakakita na ba kayo ng iglesia na yung iglesia ang gagara ng mga sasakyan, yung pastor karito ng dala? Hindi naman siguro. Alam niyo kung insensitive ang church sa mga pangangailangang material ng isang pastor, marahil kulang sa pagtuturo sa Biblia. Ano, hindi ba natuturuan ng church ang iglesyang iyon tungkol sa pagbibigay sa mga manggagawa o pagbibigay sa iglesia? Marahil baka hindi naman na-encourage ng mga pinuno ng iglesia sa mga diakono. Totoo ba 'yon, mga diakono? Hindi, yung diakono natin, makulit. Misa, nakukulitan na tayo, wala na tayo ibang narinig. Kung hindi, etong kailangan natin, magbigay po tayo. Mga diakono natin, magaling sa ganyan. Palaging ini-encourage tayong magbigay para sa gawain. Pag may isang yung gawain natin ng pag-mission, iniisip naman nila yun palagi. So, kailangan po yung sensitivity talaga sa iglesia, sa pangangailangan ng isang pastor. Hindi naman po sinasabi dito na magkaroon ng pamumuhay ang isang pastor na higit sa average na pamumuhay ng mga ano. Hindi naman pwede ako'y pastor tapos ang aking maski kaya kong bilhin, hindi ko siguro mabibili. Bagamat hindi ko kaya talaga bumili ng Fortuner. Tapos yung mga iglesia ko, yung mga miyembro naglalakad. Ay mahirap yatang sigurahin. Magtsatsagaan ako sa adventure na bulok. At maunawaan nila, hindi naman ako lumalabi sa aking lifestyle. Kasi kailangan moderate lifestyle din ng isang pastor. Hindi naman tayo yung mayamang iglesia na bukod sa 100,000 sweldo, may libreng bahay, may libreng kotse, at may sariling ATM. Pang sariling gastos, representation allowance na napakalalaki. Libreng mag-abroad. May mga allowance na ibinibigay. Hindi naman po yun ang nating hinahanap. Ang mga pastor kailangan hindi siya lumalampas doon sa nararapat, lalo na sa mga taong kanyang nasasakupan. Tinanggap ko ito ng matagal na panahon dahil ang iglesia nung mga unang panahon natin dito sa CRBC, talagang ang offering natin ay kulang talaga. Wala. Halos ako'y magtrabaho noon, part-time ako nung nagsimula. Kasi alam ko hindi kaya ng iglesia. Hindi mo pwedeng igiit. Kailangan ko ito. Ang isang pastor ay maghihintay. Hindi magdi-demand sa iglesia. Kung sa probidensya ng Panginoon, at nagpapasalamat ako dahil ngayon nagulat ako, dahil maganda ang ating nagiging income bilang iglesia at ibinibigay naman ang mga pangangailangan ng mga pastor. Purihin natin ang Panginoon sa probidensyang yan. Ngayon, gusto kong tapusin lang itong aking litanya pagdating sa ating tungkulin sa mga pastor at gusto kong ihamunin kayo ang pagtawag sa isang pastor. Ay tumatawag ng isang malaking tungkulin mula sa iglesia. Yung lahat ng dinala ko sa inyo ng mga issues na tungkulin ng church sa kanilang pastor, kailangan natin tignan ito, bagay na ito. At dito malaki ang kinalaman ng mga diakono pagdating sa pag-provide sa mga pangangailangan ng mga pastor ng iglesia. Ang mga pastor ay may matindi rin namang tungkulin. Kaya kailangan din gawin nila ang nararapat sa kanilang pamumuno ng may kasipagan sapagkat mananagot sila sa Panginoon. Ang tatanungin natin ngayon, sa ating pag-consider para kay Brother Joseph Mangahas, handa na tayong pumasok sa transaksyon. Siya bilang pastor, tayo bilang mga tupa. Seryosong usapin. Hindi natin inaasahan na maging perpekto ang ating naisitakda, kundi alam natin na tinawag siya ng Panginoon sa tungkuling ito. Alam natin ibinibigay niya ang kanyang sarili sa tungkuling ito at may tungkulin tayong ibigay ang nararapat nating suporta sa ating magiging pastor.
Siguro, tanong na lang din. Hindi lamang sa ating kinukonsider ngayon, kundi sa inyo mga pastor. Ano niloloob nyo sa inyo mga pastor? Nandun ba yung talagang paggalang? Nandun ba yung inyong pagsunod at pagpapasakop? Siyasatin natin ang ating mga sarili sapagkat ang kaayusan ng iglesia ay nakasalalay sa relasyong ito. Namumuno at nagpapasakop na pinamumunuan sa kanyang pamumuno. Sa mga di mananampalataya sa umagang ito, ano ibig sabihin ng lahat ng ito sa iyo? Ang Diyos ay may plano, may layunin para sa kanyang iglesia. Siya ang nagtatakda ng mga namumuno sa kanila. Siya ang nagpapadaloy ng mga pagpapala sa kanila bilang kanyang iglesia. Kasama ka ba doon? Yung palagi kong tinatanong. Ikaw ba'y kasapi ng isang iglesia na pinamumunuan ng mga itinakda ng Panginoon mamuno sa kanyang iglesia? Kung hindi ka kasapi, eh talagang wala kang kasama, wala kang lugar dito sa loob ng iglesia. Kaya ikonsidera mong mabuti. Kung ikaw ay Kristiyano, kailangan ka sumama sa isang iglesia na binigyan ng Panginoon ng mga tagapamuno na mag-iingat sa kanilang mga kaluluwa. Pero kung ikaw ay di mananampalataya, ito'y isang hamon palagi. Kailangan ka magsisi at manampalataya sa Panginoong Hesukristo sapagkat iyon lamang ang natatanging paraan upang ikaw ay maging kasama sa itinakda ng Diyos na iglesia at sa mga miyembro nito at mga namumuno nito.